Praise God. Magandang umaga po sa Panginoon at sa inyo mga kapatid. Amen. Tayo po muna ay unang manalangin. Praise God. Dakila naming Ama na sumasalangit, Lord God, na patuloy na tumatahan sa sangkalangitan at sa aming mga puso, O Ama. Lord God, sa umagang ito ay patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan, Lord God. Lord God, ikaw po nakakabatid ng aming puso at kayo po ang patuloy na magpamanhin at magpatawad ng aming mga nagawang hindi nakalulugod sa inyo sa pagharap namin sa inyo sapagkat ikaw ay banal at kailangan namin maging banal, O Ama. Lord God, salamat po sa umagang ito. Tunay nga na punong-puno ng pagpapala ang inihanda po ninyo sa araw na ito. Magmula pa lang ng simula sa mga patotoo, Lord God, na tunay nga na nakikita ang iyong pagkilos sa bawat isa, O Ama. Maraming pong salamat na bago itatag ang sanlibutan, O Ama, nakita na po ninyo kami na pipiliin namin na sumampalataya at manalig sa inyo. Sa inyong mga banal na salita, Lord God. Salamat, Lord God, sa umagang ito. Patuloy kong pinagkakatiwala sa inyo ang munting likod na ito, na ikaw ang mangusap, at huwag nawa ang aking sarilang makita, kundi kayo ang makita ang inyong mga banal na salita. At Lord God, batid po ninyo ang limitasyon, Lord God, at mangusap po kayo, Ama, sa aking mga kapatid, Lord God. Sa nalalapit na pag-agaw, Lord God, ay patuloy niyo po kaming pagbukodin sa isang bautismo, isang Panginoon, isang pananampalataya, Lord God. Lord God, dito niyo po kami katatagpuin, walang iba kundi sa inyong salita lamang, Lord God. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa na tunay na nagiging kagalakan at nagiging kalakasan namin, O Ama, na patuloy namin humuhugot kami ng kalakasan, Lord God, upang patuloy, O Ama, na manampalataya at manalig sa inyo, Lord God. Maraming salamat po, Lord. Kayo po ang manguna hanggang sa mensahe, Panginoong Diyos. Kayo ang mangusap, Panginoong Diyos. At sa mga kapatid po namin na nakikinig ngayon, Lord God, sa internet, ay huwag nawang magkaroon ng interference, O Ama. At gayon din po ang mga kapatid namin na hindi nakadalo, Lord God, ay kayo ang umabot sa kanila, Lord God, sa mga ibibigay niyong pagkain espiritual sa umagang ito. Ngayon din, O Ama, ang mga kapatid po namin na nasa biyahe ngayon, yes, si Brother Eugene, Lord God, na pauwi ngayon, at ang pamilya ni Brother Mon, at ang mga bata, Panginoong Diyos, ingatan po ninyo sila, Lord God. Maraming pong salamat. Muli po kong binabalik sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Atin pong buksan ang ating Biblia sa 2 Corinthians 3:3, mga kapatid. 2 Corinthians 3:3. At ito po ang sinasabi, mga kapatid. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not in tables of stone, but in fleshly table of the heart. Praise God. Mari na po tayong magsiupo, mga kapatid. Aking pong unang Panginoon na pag sumikapan na medyo lakasan ang aking boses kasi medyo nga mahina at alam naman po natin, mga kapatid, na hindi madali ang tumayo sa harapan at alam ko Diyos ang magpapaunawa sa bawat isa sa atin kung anong gusto niyang ibigay sa atin, mga kapatid. Ako po muna po yung magpapasalamat nitong mga nakaraang linggo dahil hindi po ako makatulog. Tatlong
tatlong araw na hindi ako nakakatulog. Kasi nga yung project coordinator namin sa trabaho namin nag-resign. Sa akin ibinigay yung trabaho niya. So merong pagwo-worry, merong pag-ano sabi. Merong pressure akong nararanasan mga nitong nakaraang linggo. Pero salamat sa Diyos at siyang nagbigay ng kapahingahan at katiwasayan. Binabasa ko nga po yung nangyari kay Daniel, kung nabasa na rin po ninyo at narinig yung inilagay siya sa yungib ng inilagay siya doon sa Lion's Den. Kung titingnan natin mga kapatid, kung tayo nandoon sa sitwasyon, anong paraan ang pwede nating gawin para makaligtas doon sa mga gutom na leyon? Nakikita ko yung scenario na ano kayang gagawin ko? Pupulot ba ako ng bato para batuhin yung mga leyong pag lumalapit na sa akin? So nakita ko na walang magagawa talaga si Daniel kundi yung manampalataya lang talaga sa Diyos at manalig lang siya talaga. Yun lang talaga yung pupuntahan niya. Na sabi nga dun sa aking napakinggan na siguro nung tinapon si Daniel dun, maaaring nakatulog pa siya, nakapagpahinga pa siya at hindi siya ginalaw ng leyon. Dahil nga dun sa pananalig niya, pananampalataya niya sa Diyos na wala talaga siyang kasalanan na bakit siya itinapon doon, kundi yung pananampalataya niya doon sa Diyos na iingatan siya, kasi nga may promise ang Diyos na He will never leave you nor forsake you, mga kapatid. At nakita ko rin yung scenario doon na nung tinapon siya doon sa Leon, Lion's Den, yung hari na nagpatapon sa kanya, tarantang-taranta. Hindi rin makatulog dahil kasi nga alam ng hari na wala talaga siyang kasalanan, yung mga nagsumbong lang talaga sa kanya yung gustong ipatapon siya doon. So nakita ko yung kakaiba ng may pananalig sa Diyos at doon sa isang hari na hindi nananalig sa Diyos kasi natataranta siya. Kasi kaya nga nung kinabukasan na ng kinabukasan, kinaumagan, tumakbo agad siya doon sa Lion's Den para tingnan kung ano nangyari kay Daniel. So doon nakita ko mga kapatid, kung wala talaga tayong tiwala sa Panginoon, talagang mag-aaburido tayo, mag-aalala tayo. Kaya nga yung sinasabi ng prophet, we must have a perfect faith. God is requiring us to have a perfect faith. Sabi nga, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing the word of God. Praise God. At ang binigay po sa akin ng Diyos sa umagang ito, may pamagat na just get Christ in the heart. It will take care of the rest. Praise God. Sabi niya, to be born again Christian was to be born into the family of God. It's not a denomination. It's a experience, mga kapatid. You must really born unto it. So yung pagiging born again Christian natin, mga kapatid. Sabi nga sa John 3:3, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, gaya ng inihalimbawa ni Brother Burnham doon sa mensahe niya na siya hindi siya naging member ng Burnham family, kundi ipinanganak siyang ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng ama, bilang isang Burnham ang apelido. So hindi siya nagpa-member sa Burnham family kundi ipinanganak bilang isang Burnham. Gayun din naman yung pagiging born again, mga kapatid, di po ba? Na hindi natin kailangan ditong magpa-member, sumulat sa book para mag-member lang. Kundi dapat natin kailangan tayong ipanganak sa Espiritu ng Diyos at sa kanyang mga banal na salita, mga kapatid.
Sabi niya, being born again in water and spirit makes us a new creature. Di po ba? Sabi niya sa Galatians 6:15, for in Christ, Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. So, in our old nature, yung dati nating nature, we could never be a Christian. Tama po ba mga kapatid? Sabi ni Brother Brown, that's the reason today we have so many calling themselves Christians. Marami daw nagsasabing sila'y Kristiyano and living any kind of life. So, marami nga namubuhay ngayon sa nagsasabing sila'y Kristiyano pero namumuhay pa rin dun sa sanlibutan mga kapatid. So, hindi yun yung isang tunay na Kristiyano mga kapatid. Sabi nga, kung tayo naging born again Christian, tayo isang magiging bagong nilalang mga kapatid. They never experienced that born again. That's something that changed you. Yung talagang nabago talaga. That takes the life out. Sabi ni Brother Brown, that takes the life out like pulling the blood out of man that's got a certain type of blood. So kagabi pinag-uusapan yung dugo. Yung pagiging born again daw, yung parang hinuhugot talaga yung dati nating yung isang type na dugo. At alam naman natin kung anong ibig sabihin ng dugo dahil ang dugo ay diyan ang bumula ang buhay. So yung dating buhay natin parang tinatanggal talaga yung dati nating buhay. Pulling the old life out of the man and injecting may pinapasok na bagong dugo. Ibig sabihin, hindi yung blood, hindi yung ibig niya sabihin dito, kundi yung bagong buhay. Life of Christ in the believer. Then, he become new creation. So, yung pala ng mga kapatid na yung ipinapasok sa atin ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita, yung buhay. Panibagong buhay ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Yung ating old nature, tinatanggal talaga niya na the more na God corrected us according to His word, napapalitan naman po ng panibagong buhay. Naging kalarawan natin ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At alam po natin ang salita, ang Panginoong Hesus ay ang salita, mga kapatid. Jesus Christ is the Word. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So lahat magiging bago. So talagang yung old nature talaga natin, talagang matatanggal. Wala tayong magagawa doon. Dahil doon na tayo itinalaga ng Diyos para sa ating ikaliligtas, para sa pamumuhay natin sa eternity. Sabi nga kagabi na napag-usap-usapan na sa langit, walang matigas ang ulo doon. Lahat, kaya nga dito pa lang mga kapatid, pine-prepare na tayo na hindi maging matigas ang ulo. At kasi doon sa pamumuhay natin, doon sa eternity, lahat doon perfect. Wala nang pag-iyak, wala nang karamdaman, wala nang mamamatay. So napakaganda noon mga kapatid. Kaya sabi nga mga kapatid, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Konting taste na lang mga kapatid, konting taste na lang. Dito sa nakikita nating sitwasyon ng sanlibutan ito, wala na talagang kalunasan. Sabi nga, makakarinig tayo ng alingaw ng digmaan, ng mga sakit, ng katulad ng signs ni Noah na may mga baha. So nakikita natin na malapit na talaga mga kapatid yung pag-agaw. At kailangan nating maging handa mga kapatid. We must be prepare ourselves mga kapatid.
ako hindi ko kayo maliligtas, kayo hindi niyo ako maliligtas, ang aking mga magulang hindi ako maliligtas, kundi talagang mismong ako lang yung magdi-decide sa akin sarili na talagang piliin natin yung salita ng Diyos. Praise God. The Bible said you are living written epistle read of all men. So nabanggit ito kanina mga kapatid na tayo yung mga letrang buhay na lumalakad mga kapatid. Sabi niya sa 2 Corinthians 3:2, ye are epistle written in our hearts, known and read of all men. So, napakalaga yung buhay natin na inilalakad dito sa sanlibutan mga kapatid. Kaya nga sabi kanina ng worship leader, yung pagiging buhay Kristiyano, hindi madali. Hindi bed of roses. Kasi nga, maraming nakatingin sa atin na mga hindi naman nanampalataya mga kapatid. Kahit ako, dinadalangin ko sa Diyos na anuman pagkukulang ko, anuman ang hindi ko nagagawa na ayon sa kasulatan niya, ipaunawa niya sa akin mga kapatid. Habang binabasa ko tong message na ito, nakikita ko ang aking sarili na oo nga, kailangan ang salita ng Diyos itimo natin sa ating mga puso upang hindi natin makalimutan mga kapatid. Alam niyo guilty ako doon na binabasa ko to na masyado tayong focus sa gawain ng sanlibutan ito. Hindi nating binibigyang halaga ang salita ng Diyos. Sabi ko Panginoon, salamat at kinokorek mo ako Panginoon. Sabi nga blessed is he who is not offended on me, sabi ng Panginoong Jesus. Praise God. Now, many people won't read the Bible. Maraming tao ngayon ang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. But God has made you a living representative. You are a walking letter. Should be a walking Bible. Christ in you. You should be the walking word of God. And if you profess to be a Christian and not that, your influence, what you are influencing will make you have to answer for many souls that you're turned aside away from Christ. Oh, napaka ano nito mga kapatid. Na yung buhay natin inilalakad kung halimbawa yung pamumuhay natin sa pagwala na tayo dito sa loob ng iglesia, hindi na bilang isang Kristiyano pinamumuhay natin at nakikita to ng hindi mga mananampalataya, so magiging accountable pala tayo mga kapatid. Kung nakikita na sa atin na yan ba ang tunay na Kristiyano, yan ba ang Kristiyano na hindi namumuhay bilang isang Kristiyano, ganito ang ginagawa. So magiging accountable tayo mga kapatid. In that day, to answer for many souls that you've turned aside, away from Christ, in that day of judgment. Oh, napakabigat ng ating responsibilidad, mga kapatid. We know that man must die, and after that, the judgment. Sabi nga sa Hebrews 9:27-28, and as it is appointed unto men once to die, but after this judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So praise God, yung mga nagsisihanap sa Panginoong Jesus, yung naglaan ng oras para makahanapin siya, hindi tayo makakaranas ng judgment mga kapatid. Sabi nga, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Sabi nga, death's
not a hard thing. It's the judgment after death. That's the bad part. So yun ang mas mahirap, yung pagkatapos nating pumamatay, yun ang pinakamahirap kasi kasunod nun judgment na. And then what you've done on life and how you influence others, you have to answer for it in that day. So praise God. Sabi sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things that his body, things that done in his body, according that he hath done, whether it be good or bad. Sabi sa Hebrews 12:1, wherefore, seeing we also are compassed about with a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that's set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. So praise God sa mga oras na ito, mga kapatid. Hindi na natin kailangan tumingin sa katabi natin, sa iba, kundi tumingin lang tayo sa ating Panginoong Yesus, who is the finisher, beginning and the finisher of our faith, mga kapatid. Sabi nga kagabi dun sa pinag-aaralan po natin sa 2 Corinthians 6:17 to 18, wherefore come out from among them and be ye separated, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my son and daughters, saith the Lord Almighty. So, tayo mga kapatid, nakalabas na tayo sa mga denomination na ating kinalalagyan noon. Ngayon, may paanyaya ang Diyos na paglabas uli sa ating sariling kaunawaan, sa sariling pag-iisip, sa ating dating pamumuhay ng sanlibutan, kailangan nating lumabas doon. At touch not the unclean things, mga kapatid. He that loves the world or the things of the world, the love of God is not even in him. So kung tayo nabubuhay pa sa sanlibutan, wala doon ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. So, mga kapatid, kaya nga yung correction sa atin ng mga nakaraang linggo, kailangan mag-take heed tayo, mga kapatid. Kasi nga, ito nangyari sa akin sa Pilipinas, ito nung magsisimba kami ng pamilya ko. Tapos, naghihintay ako sa sakyan. Ang tagal nilang hindi lumalabas at pagpasok nila sa sasakyan, sabi ko, wag na tayong pumunta. Tapos may katwiran sila na isang minuto pa lang naman tayo malilit eh. Sabi ko sa kanila, isang minuto, sabi ko, hindi nyo ba alam dyan nagkamali yung bansang Israel? Na yung dating inaalay nilang mga hayop, dahil sa hinayaan nila yung konting, pwede na yan. Pwede nang ihalay yan. Hanggang sa yung inaalay nila, mga pingkaw, mga blemish na hayop na yung inaalay nila hanggang naging sa tradisyon. So, sabi ko sa kanila, hindi nyo talaga kilala yung sinasamba nyo. So, doon mga kapatid, dito pa lang sa lupa, pinapractice na tayo doon sa inihanda, doon sa magiging kalagayan natin sa langit. Kasi nga, yung sasambahin natin doon, it's perfect. At holy yung ating sasambahin doon, mga kapatid. At we must take heed po, mga kapatid. Yung pananamit ng isang kababaihan,
kailangan, sabi nga, kung sino man ang tumingin sa isang babae o lalaki ng may pagnanasa, eh, nagkakasala na siya ng pangakalunya sa kanyang puso, di po ba? Sabi ni Brother Branham din na kapag yung isang babae na nakitaan ng mahalay na pananamit, so accountable yung nagsuot noon at doon sa tumingin, doon sa nagnasa, accountable sila ng adultery. So napakahirap noon, mga kapatid, di po ba? Dito naranasan ko rin po sa doon sa Pilipinas, yung kasi mahirap po talagang mag-correct, mga kapatid. Doon sa Pilipinas, galit sila sa akin. Kasi nga, pag mag-correct ako, eh, dahil lang naman yun sa pagmamahal at pag-ibig sa Diyos at sa aking mga kapatid, sa aking hipag. Kasi nga, meron po silang katwiran na hindi naman yun ang nasa puso ko, yung ano bang tawag dito, yung ang mangakit ng ibang tao. So sabi ko, may reasoning ito sila, sabi ko. At okay, sabi ko, granted, sabi ko. Sinabi ko rin sa sister wife ko to eh. Okay, granted, dito sa bahay, makakapagsuot kayo ng ganyan. Kasi nga, yung pag-iisip namin, yung pag-iisip na ng kapalibit dun sa loob ng bahay namin, bilang isang anak, bilang isang kapatid, bilang isang asawa. So, okay, granted. Pero, pagdating sa labas, mga kapatid, iba't iba na ang tao ang makakasalumuha natin. At iba't iba ang pag-iisip, mga kapatid. So, napakahirap ano, mga kapatid. So, bilang isang brother husband nyo, bilang isang ulo ng sangbahayan, mga kapatid, napakahirap na responsibilidad po namin. Sabi ko nga kay sister wife, biro mo, nagtatrabaho na nga kami dito, nagpapakahirap. Nagpapakahirap, tapos ayaw nyo pang sumunod. So kung halimbawa, mga kapatid, tumingin kami sa ibang babae, di po ba galit na galit kayo? Malamang galit na galit po kayo, mga kapatid. Ayaw nyong tumingin kami sa ibang babae. So, ganun din po kami, mga kapatid, na gusto namin kayo lang ang aming apple of an eye, mga kapatid, yung tinatawag. Yung kayo lang talaga ang aming wala nang ibang kahati, mga kapatid. Sinasabi ko rin nga kay sister wife na hindi mo ba alam yung nangyari kay Haring Aswero. Siguro kilala niyo si Haring Aswero nung pinatawag niya si Reyna Vasti, na kasi gusto niyang i-present yung Reyna sa lahat ng kanyang bisita. So yung katwiran ni Reyna Vasti na pagyayabang lang naman ako ng asawa ko, mabuti pa hindi na ako pumunta. So inutusan niya na pumunta, pero hindi sumunod si Reyna Vasti, mga kapatid. So bilang isang hari, mga kapatid, napaka big deal ang isang bagay na yun ng hindi pagsunod. Kasi nga sabi nung adviser ni Haring Aswero, yung ikapitong adviser niya, ang advice niya sa hari, tanggalin si Basti. Kasi nga napaka big deal nun. Kasi nga pamamarisan yun ng kanyang nasasapukupan. So di po ba? So sabi ko sa sister wife po, ayaw ko naman na palitan ka. So sabi ko, palitan lang natin yung ugali nating Basti. Kasama ako, natanggalin yung ugali nating Basti na matigas ang ulo. Kundi palitan ng ugaling Esther, mga kapatid. Praise God. So nakita nyo yung danger, mga kapatid, ha? Yung danger na yon, kasi nga sabi nga, hindi kami ang mahigpit, kundi ang Diyos, mga kapatid, ang mahigpit. Mahirap ano, mga kapatid. Mahirap po talagang mag-correct, pero dahil ito sa pagmamahal,
pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa inyo mga kapatid, dahil malapit na talaga mga kapatid. Sabi nga ni Elijah, alam niya na nakukunin siya. So be aware mga kapatid. Kasama ako dito sa pagkukorek mga kapatid. Hindi ako exempted. Bago kayo ang i-correct ng Diyos, ako muna ang pagkukorek ng Diyos na kailangan mamuhay talaga ako ng naayon sa salita ng Diyos na may pagsunod po mga kapatid. Sabi niya, you don't have to do anything to prove it. Your life proves it. Amen. As you walk, your love, peace, long-suffering, gentleness, meekness, patience. That's what you are. And that's the whole world sees the reflection of Jesus Christ in you. Praise God. Let's not look for the big things. Let's look for Christ in our life. Let's look for humility. See? Ito yung mahirap ngayon sa mananampalataya ngayon, yung humility. Yung pagpapakumbaba sa sinabi ng Diyos. So, kahit sa M-time, makikita natin itong mga ito na basta sa akin, ganito. Diba? So yung kaya napaka-special tayo ngayon mga kapatid eh, dahil pati yung mga hindi nakasulat ipinauunawa sa atin mga kapatid. Yung pagtaas ng revelation na ipinapaunawa sa atin, kailangan yung buhay natin sumasabay din mga kapatid. Sabi sa Romans 12:16, be of the same mind one towards another. Mind not high things but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceit. Sabi sa Romans 12:16. And we should always try to reflect Christ in everything that we do. Whatever we do, whatever we think or say, sabi nga, do it in the name of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Sa 1 John 4:4, ye are of God, little children. Oo nga, ye are of God. Kasi nga, bibihira yung mga taong makakatanggap ng salitang ng Diyos. Hindi nyo ba napansin yun, mga kapatid? Kung 1 million yung tao dito sa Doha, iilan lang yung nandito na nakikinig ng salita ng Diyos, sa tamang salita ng Diyos. Eh, napaka-special talaga natin, mga kapatid. And we have overcome them because greater is He that is in you than He that is in the world. What is in you that is greater? Ano ba yung dakila na nasa atin? It's Christ, the anointed. God that was in Christ in you, mga kapatid. Then if He is in you, kung siya'y nasa inyo, it's not you anymore living. It's Him living in you. Amen. It's not your thinking anymore. It's His thinking. Amen. And it's not what you would think about this. It's what He said about this. Then if He is in you, He absolutely would not deny what He said. So hindi niya i-deny yung mga sinabi niya, yung kanyang salita, mga kapatid. Kung nasa sa atin ko. So kung doon sa salita ng Diyos meron pa tayong reasoning, eh hindi pwedeng i-deny ng Panginoong Hesus yung salita niya kasi sinabi niya yan ng Diyos. But he would keep what He said, and He's trying to find that person that He can vindicate Himself through. So maniwala man o hindi ang tao, eh magaganap yung sinabi ng Diyos, mga kapatid, yung salita ng Diyos. Greater is He that is in you than the sickness. Tama po ba? Greater is He that's in you than the sickness.
greater is He that's in you than the devil that's interrupting the very program of your life. Sabi sa 1 Peter 2:21 to 22, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye follow His steps, who did no sin, neither was guile found in His mouth. So binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus upang ating lakaran. Huwag na tayong lumis doon, mga kapatid. Kasi nga, yung buhay ng in-manifest ng Panginoong Jesus, utos yun ng Ama. Galing sa Ama ang buhay na yon. So yung buhay na yon, it is approved by God. Doon nalugod ang Diyos. He is the God's delight. So para maging kalugod-lugod din tayo sa Panginoon, sa Diyos, sumunod tayo sa Panginoong Jesus. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. It is assured, blessed assurance. It is assured salvation, mga kapatid. A grace that given to all men. But tayo mga tayo binigyan ng pagpipili, free will, kung susunod ba tayo o hindi, mga kapatid. Kagabi, napag-uusapan yung free will. Pero alam na ng Diyos kung sino talaga yung tatanggap sa Kanya at kung sino ang hindi. But He that is in you is Christ. And if Christ is in you, the works of Christ you'll do. If Christ lives in you. Sabi sa John 14:12, He that believe in me, the works that I do, he shall do also. Tama po ba, mga kapatid? So, God give us a power. Not sure of that. We must use, sabi nga ni Brother Brahan, we must use that power. But we cannot use that power without perfect faith, mga kapatid. So, kailangan matanggal lahat yung sagabal sa ating mga puso, mga kapatid, para magamit yung kapangyarihan yun, mga kapatid. Sabi nga, if our heart condemn us not, we have confidence towards God. At kayo, mga pinili ng Diyos, bago pa itatag sa libutan, alam ng Diyos, gagamitin natin yung kapangyarihan nito. Kaya, sinasanay tayo, mga kapatid. Minsan, kaya lang hindi natin nagagamit yung power na yun dahil takot tayo. Merong doubt. Baka hindi mangyari. Baka hindi maganap. So, God gave us the power. But we must use that power with faith, mga kapatid. Without faith, we cannot please God, mga kapatid. Sabi nga dun sa perfect faith na binabasa ko, it is just as positive. As positive as you can see this mic, mga kapatid. Na kaya ako confirm na merong mic dito kasi nakikita ko. Pero once na hindi na to nakita, na halimbawa may mga angel dito na kapaligid sa atin. So hindi natin nakikita, di ba? Meron ba tayong pag-aagam-agam o meron ba tayong doubt na meron talaga mga angel dito? Kasi hindi kinoconfirm ng mata, hindi kinoconfirm ng tenga, hindi kinoconfirm ng ating five senses na meron talagang mga angel dito. Pero sabi ni Brother Brown, perfect faith is as confirmed. It as positive as you see this mic. Nakukuha po na ninyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Na without doubt, mga kapatid, if you say to this mountain, be moved, it will remove. Kung meron tayong pananampalatay na kasing laki ng butil ng mustasa. Sabi nga, yung butil ng mustasa, it cannot be hybrid. Walang halong doubt sa kanyang sarili. Tapos sinabi din yun, dun, kasunod dun sa sinabi ng Panginoong Jesus, matuto tayong magpatawad. Kasi nga, ang Diyos, pinatawad tayo. Kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. So, doon mga kapatid, no, kailangan lagi tayong marunong matutong magpatawad, Panginoon. Kasi, lagi tayong nagkakamali. Ako, lagi akong
may pagkukulang, may pagkakamali. Kaya kailangan ko rin yung pagpapatawad ng Diyos, mga kapatid. So kita nyo, yung sabi nga, nations are breaking, Israel's awakening. So kaya nagkaka-breaking yung ganitong mga nation, yung mga bansang ito, kasi hindi sila marunong magpatawad. Hindi sila, gusto nila, sila lang yung pinakamalakas na bansa, pinakamakapangyarihang bansa. So yung pride, di po ha? So doon pinapakita ng ating Diyos na we must forgive, mga kapatid. Always forgive, mga kapatid. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, automatic yun. Sabi ko nga sa tiyahin ko eh, kasi meron silang alitan ng tiyuhin ko. Tiyang, di po ba, kung hindi nyo patatawarin yung si Tiyong, eh hindi rin kayo patatawarin ng Diyos, kasi nga sabi ng kanya mga banal na salita, kung hindi tayo marunong magpatawad, eh hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Ang unang example na nagpakita niyan ay ang ating Panginoong Jesus nung nakapako siya sa cross na, Father, forgive them for they don't know what they are doing. So praise God. If you are in Christ or if Christ lives in you, the work of Christ would be done through you. The work of God, Christ, would done through you. The life of Christ would be lived through you. The works He did, the life He lived, and everything, it will live in you. But if you still living your own life, then your own works you'll do. If you're doubt and frustration about God's promise in you, kung meron pa tayong pag-aalilangan sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, then Christ isn't there. Wala doon si Kristo. If Christ is living in you, His word will recognize and His promise He'll do. So kung meron pa tayong pag-aalinlangan sa sinabi ng Diyos, kasi yung pag-aalinlangan, once kasi may sinabi ng Diyos at meron tayong reasoning para isuit lang yung sarili natin doon sa salita ng Diyos, hindi yung ang salita ng Diyos ang kailangan nating tayo ang sumunod sa salita ng Diyos, eh wala doon ang Panginoong Jesus. So if may reasoning pa tayo, mga kapatid, kasi pag sinabi kasi ng Diyos, alam na kasi niya yung mangyayari kapag hindi siya sinunod eh. So kung sinabi niya, kailangan na nating sampalatayanan at sundin, mga kapatid. Ang hirap no, mga kapatid, pag ano. Pero para ito sa ating ikabubuti, mga kapatid. When we are in Christ, kung nasa Panginoong Jesus naman tayo, ito ang mangyayari sa atin. We have spiritual blessings. Sabi sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Outside of Christ, we have sensations. In Christ, we have positive blessings. Not make beliefs, not slums, not put-ons. But as long as you're trying to say that you're in the promised land and are not, your sins will find you out, sabi ni Brother Branham. But when you are in Christ Jesus, He's promised you heavenly peace. So kung tayo nasa Panginoong Jesus, nangako ang Diyos ng makalangit na kapayapaan, sabi ni Brother Bernhard. Sabi sa John 14:27, Peace I have with you. My peace I gave unto you. Not as the world gives. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. So pag may trouble pa tayo sa ating puso at meron takot sa ating puso, may kakulangan sa ating pananampalataya, mga kapatid. So sabi ng Panginoong Jesus, let not your heart be troubled. So kapag nakikita na natin yung mga signs,
na yung iba natataranta talaga, hindi na alam kung saan sila pupunta. Pero salamat sa Diyos, binigyan tayo ng heavenly peace, mga kapatid. Alam natin na confirm talaga tayo na kapag sumunod tayo sa sinabi niya ng Diyos, sa salita niya, eh bago pa dumating yung mga bagay na ito, ay maaagaw tayo, mga kapatid. Heavenly blessing, heavenly spirit, everything is yours. 1 Corinthians 3:21. Therefore, let no man glory in men, for all things are yours. You're in the promised land and in full possession of everything. Praise God. So kapag nasa Panginoong Hesus tayo, alam natin yung posisyon natin sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, to know our position in Christ, you must be in Christ. Because once you are in Christ, you are in full position in the body of Christ, mga kapatid. Sabi nga ni Haring David, kahit na nga doorkeeper lang ako sa langit, basta wag lang akong kasama ng mga wicked na tao. The only way, that's Christ in you, anointing the world of this age. The only way that you can live a life that's worthy of God, the gospel, is let the gospel itself. Excuse me. Every bit of the gospel come into you, and he reflect his promise back. Make them vindicated. Let God live in you to vindicate the promise of this day. And if we are the Christians of this day, let's receive Jesus Christ into our hearts, and he is the Word. So tanggapin natin ng bukal sa ating puso ang Panginoong Jesus. At ang Panginoong Jesus ay ang salita. Amen. Ang salita ng Diyos. So gaano man kabigat yung salita ng Diyos, kasakit ang salita ng Diyos, we must receive ng buong-buong puso, mga kapatid. Don't deny any of it. It's the truth. And place it in your heart. And watch the fruit of the Spirit upon you. And fulfill every promise that He made in the Bible. God wants to fulfill His word. And He doesn't have any hands but mine and yours. So nga sa ngayon wala ang ating Panginoong Jesus, tayo ang kanyang kamay, yung kamay natin at kamay mo. He doesn't have any eyes but mine and yours. Wala siyang ibang mata kundi yung sa akin at yung sa inyo. He has no tongue but mine and yours. Yung sinabi ni Brother Branham na to, hindi ibig sabihin na walang mata ang Panginoon, walang dila ang ating Panginoong Jesus. Ang ibig niyang sabihin dito, tayo yung magiging tagapagsalita ng ating Panginoong Jesus habang wala siya. Tayo yung magiging kamay. Tayo yung magiging mata ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi ni Brother Branham, tayo ngayon ay nasa head part na eyes, nose, mouth, and ears. Ganun ka-glorious yung kalagayan natin ngayon, yung grace na ating tinatamasa, mga kapatid, na hindi na natin kailangan maghirap na magpasan ng mabigat na krus. Hindi na natin kailangan ma-persecute. Ibinigay na ito ng libre ng Diyos at kailangan sampalataya na lang. Sabi nga ng mga ngaral, yung Bible na ating binabasa ngayon, marami ang nagbuwis ng buhay, mga kapatid, para lang mabuo yung aklat na to at may bigay sa atin, mga kapatid. The only way that you can live a life that's worthy of God is let the gospel itself, every bit of the gospel, come into you. Reflect His promise back, mga kapatid. Sabi nga, I am the vine, He are the branches, sabi ng Panginoong Jesus. The branches bear the fruit. The vine energizes the branches. That's the life worthy.
So kung yung vine ay puno ng ubas, kailangan ang may bunga din natin, may bunga ng ubas. Pero kung ibang bunga yung nagbunga sa atin, eh hindi tayo nakakabit sa vine, di po ba? So yung vine ang nagbibigay ng energy sa atin, nagpapalakas ng ating pananampalataya. So yung maibubunga natin, eh kung ano yung vine, kung ano yung puno, mga kapatid. Sabi nga, yung kalagayan natin mga ngayon, sabi ni Brother Burnham, kung ano yung tinanim noong panahon ng Panginoong Jesus, magiging kagaya din natin yung kung ano yung tinanim. Halimbawa, kung mais yung tinanim nung una, yung kalagayan natin ngayon, ang maaani ngayon dapat mais. Nakukuha po ba ninyo kasi... May naalala lang po kasi ako nung yung sinabi ni Brother Burnham. Hayaan yung i-demonstrate ko mga kapatid. Nung tinanim yung buti ng mais, itinanim sa lupa, nung umusbong yung dahon, kamukha na ba niya yung mais na tinanim? Hindi pa. So tumubo uli yung isang dahon. Kamukha na ba ng mais na tinanim? Dumaan yung church ages, hinalimbawa niya ito sa church ages. Tumubo isang dahon, hindi pa kamukha ito ng butil ng mais na tinanim, mga kapatid. So nung magbubunga na yung Laodicea, nagbunga na yung mais. So magkamukha na yung mais na butil na butil ngayon, na bunga, dun sa tinanim. So bago tayo anihin, kailangan yung buhay natin, kamukha nung buhay ng Panginoong Jesus. Praise God. So doon tayo inaano ng Panginoon ng Diyos na umalis talaga sa sanlibutan, sa buhay ng sanlibutan, mga kapatid. Kasi nga kung ano yung tininim noon, dapat kamukha na rin tayo ngayon ng salita ng Diyos, mga kapatid. We don't have to have big audience. We don't have to preach to 10,000s. We don't have to even preach. Hindi na natin kailangan ng malalaking audience. Hindi na rin natin kailangan mag-preach. We can be God's advertisements board. So ano ibig sabihin ni Brother Burnham dito? Kailangan maging advertisement board na lang daw tayo. Hindi natin kailangan mag-preach, kundi yung ating buhay ay makita. Makita ang Panginoong Jesus sa atin, mga kapatid. Yung buhay lang natin, mga kapatid, ay sapat na para mag-preach. Hindi natin kailangan mangusap, hindi natin kailangan... So, hindi naman masama kung may pagkakataon tayo na mag-share ng salita ng Diyos. Hindi yun ang ibig kong ano, kundi sapat na yung ating buhay, mga kapatid, na ipakita sa sanlibutan, na tayo yung mga pinili ng Diyos at mga anak ng Diyos. At tayo yung mga letrang buhay na lumalakad, mga kapatid. So kung yung ang Panginoong Jesus ay nasa puso natin, ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, automatic ang buhay natin, ang may lalakad natin ay ang salita ng Diyos. Ang buhay na salita ng Diyos na hindi lang natin binabasa kundi nakikita sa buhay natin, mga kapatid. Yes, sabi niya. I think we need Christ. Yes, sir. Only we see Christ is when He reflects in each other. Makikita lang daw natin ng Panginoong Jesus is when He reflects in each other. I see Christ in you. You see in me. That's how we watch Christ. So, sa buhay natin, makikita ko ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, makikita niyo sa buhay ko. Sa buhay ng bawat isa sa atin, ang salita ng Diyos. Like the old oak tree that holds its leaves all winter long. Spring of the year comes, you don't have to pick old leaves off. So yung puno, isang puno, hindi na natin kailangan yung mga nalalantang dahon na
putulin na lang, tanggalin na lang. Kundi sabi niya, just let the new life come in. The old leaf drops off. That's the way it is. So kusa na lang itong malalaglag. So yung old nature natin, hindi natin kayang i-overcome ito hanggat hindi ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Ang salita ng Diyos. Kapag isinasapuso natin yung salita ng Diyos, kusa na lang mawawala yung mga dati nating pag-uugali na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kusang-kusa na lang itong malalaglag. Kusang-kusa na lang itong matatanggal. Kasi nga, ang matitira na lang kasi dapat ang buhay ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. The rest of it will take care of itself. That's right, sabi niya. Just get Christ in the heart. It will take care of the rest, mga kapatid. Praise God, dito na lamang po tayo dinala ng ating Panginoong Jesus. At humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Kung ano man po ang aking nabanggit nang hindi naayon sa salita ng Diyos, humihingi po ako ng patawad, mga kapatid. Konting tiis na lang, mga kapatid. Konting tiis na lang. Kasi ang pangyayaring ito, mga kapatid, biglaan. Twinkling of an eye, mga kapatid. Kung yung ating iniisip sa isang twinkling of an eye na yun ay hindi kaisipan ng ating Panginoong Jesus, asahan natin na may iwan tayo, mga kapatid. Pero kapag ang salita ng Diyos at ang ating Panginoong Jesus ay nasa puso natin, kahit ang isip ay susunod, magiging kaisipan po natin ng ating Panginoong Jesus. So praise God, dito na lamang po tayo dinala ng Panginoon at pinupuri ko po ang Panginoon.